Walang mayaman o mahirap sa gera, pati mga negosyante o may trabaho mula sa Marawi City, pumipila para sa pantawid gutom. Problema naman sa evacuation center, ang kakulangan ng palikuran at malinis sa tubig. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki! Alam mo, June, bago magkagera, marami dun sa mga nakapila na nakita namin para sa relief goods ay may-ari nga ng mga maliliit na negosyo o kaya may trabaho. Tapos bago magkagera, hindi nila kailangan pumila at magmakaawa para lang kumain ang kanilang pamilya. Ngayon, sabi nila, kailangan daw nilang lunukin yung nararamdaman nilang hiya habang pumipila para lang makakain, lalo na yung kanilang mga anak. Yung isang in-interview namin, dating may-ari ng tindahan ng cellphone at ibang gadget. Yung isa naman ay Arabic teacher. So dahil kumikita sila, hindi nila kailangang magmakaawa o pumila nga para lang makakain. Yung silang nakita namin sa bayan ng Baloy, sa Maylano del Sur, 5 kilo ng bigas yung pinigay. Huli raw nakatanggap yung mga evacuees ro ng relief goods noon pang July 2. At ang nasabi nga ng mga evacuees na nakausap namin, dahil 5 kilo lamang yon, siguro yon tatagal lamang ng 1-2 araw. Sa evacuation center na yon, tinitiis ng mga evacuees yung baha basta umuulan. Tapos pagkatapos ng ulan, yung putik na iniwan nito. Ang hirap nga mag-usap kanina eh, dahil nga talagang maputik dun sa pinagtayuan ng mga tents ng DSWD. Basta't umuulan hanggang tuhid yung tubig, pumapasok daw yan sa mga tents, kaya kailangan maghanap sila ng masisilungan. Mabigat yung problema yung CR. Lilima kasi yung CR, tinanong natin to dun sa taga DSWD nandun, lilima yung CR para sa nasa 3,000 evacuee, nagkukulang pa sa tubig, kaya problema rin yung kalinisan. Lalo na yung pagdumi, June, lalo na kung walang tubig. Kasi kami raw na nagkakasakit ng diarrhea, walang tubig, tas kukonti lang yung palikurang magagamit. So isa nga yun sa paulit-ulit na inaapilan nila, no, yung tubig. Actually, yung isa pa nga, sinabi sana daw ang maibigay sa kalbigyan sila ng raincoat at payong para daw magamit nila sa loob ng kanilang tent. Kasi may butas din eh, yung mga DSW tents na itinayo ron. So kahit na ambon lang, o konting mahinang ulan, eh talagang papasok din lang naman yung tubig sa loob. Nasa 288,896 individuals ang nasa iba't ibang evacuation center sa Lanao del Sur at Iligan City, ika-48th day na ngayon, June. Mula nang magsimula yung krisis at walang ibang inihintay yung mga nakakausap namin, kundi yung panahon na makauwi na sila. June? Yung nga yung problema dun, Maki, hindi natin alam kung kailan makakauwi ang mga evacuees na yan. At saka, Maki, nung una niyan, merong proposal na instead na 5 kilo yung ibigay para hindi na pabalik-balik, gawing 10. Parang hindi pa rin ganoon ang sitwasyon. Oo, pero yung kanina kasi na ipinaminigay kanina, at least sa Baloy, ay tulong ng hindi galing sa DSWD. Oo. Galing pa ito sa League of Municipalities. Galing sa pinipon mga iba't ibang mayors from Bukidnon and Misamis Oriental. So hindi pa yan yung galing sa DSWD. Nagtataka nga ako kanina kung bakit kanina umaga lang nagkaroon uli ng relief goods. Mamaya ay ipa-follow up natin yan para magkaroon naman ng linaw kung bakit may halos 1 linggong pagitan bago uli nakatanggap ng tulong yung mga evacuees. Bilang panghuli, Maki, so kung ganun katagal yung diferensya ng date ng huling nabigyan at hanggang ngayon hindi pa rin, paano yung mga evacuees? Anong kinakain nila nung kanilang mga anak na nandiyan sa mga evacuation center? Many of the evacuees na nakausap natin, talaga namang ang ulit-ulit na nilang sinasabi, tinitipid na nila yung kain. Mm-hmm. So wala nang, kunyari hindi ka nakakain ng 3 beses sa isang araw, yung iba 1 beses, yung iba 2 beses, because you have to stretch yung mga pag-imbak ng yung mga pagkain na natatanggap nila. So may dumarating na tulong and they're actually grateful. Grateful sila sa LGU ng Baloy, grateful sila sa DSWD. Pero di ba dahil naman sa hirap ng sitwasyon doon, June, talagang magkukulang at magkukulang kung kulang rin lang naman yung dumarating from the national government. Maraming salamat, Maki Pulido.